Lubos ang pasalamat ng nasa 3,000 magsasaka at mangisda sa Zamboanga City sa tulong pinansyal na iniabot sa kanila ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yan ang ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao. Nalantang at natuyo na ang mga pananim na gulay, palay at mais ni Maybelline Hipolito na taga Zamboanga City, kaya itinigil muna nila ang pagsasaka nito. Aniya sa ngayon ang tanim na goma at yugmuna na hindi apektado ng El Nino ang pinagkukunan nila ng pera. Pero hindi raw sapat kaya tinitipid nila ang panggastos. Dahil dito, laking tuwa ni Maybelline nang isa siya sa napiling benepisyaryo ng Presidential Assistance of Farmers, Fisher Folks, and Families, kung saan naibigay sa kanila ang 10,000 pesos na ayuda. Si Gracias Gayot na kelo ayuda. Salamat sa pagtulong ninyo. Malaking tulong. Si, opo. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ba ang namigay ng tulong sa mga magsasaka at mangingisda? Mahigit 3,000 individual galing sa Zamboanga Peninsula ang nabigyan ng tulong at posible pa itong madagdagan. Sa Zamboanga City, 844 ang mga benepisyaryo. Sa Zamboanga del Norte, 426 ang benepisyaryo. Sa Zamboanga del Sur, 544 ang benepisyaryo. At sa Zamboanga Sibugay, 2,067 na mga benepisyaryo ang nakatanggap ng tigti 10,000 pesos na mula sa 10 million pesos na inilaan sa bawat probinsya. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng local government units sa laki ng tulong na naibigay sa kanila na suporta ng national government. Sa kabila umano ng nararanasang hirap dulot ng El Nino, nabuhayan sila ng loob sa pagbisita at pagdadala ng tulong ni Pangulong Marcos. The establishment of the Servicio Caravan and Kadiwa ng Pangulo demonstrate our collective effort to reach every corner of our city and provide essential services to those in need. By bringing government services closer to the people, we ensure no one is left behind. Mr. President, we commit our full support to your administration and rest assured, whatever programs or projects the people of Western Mindanao, Zamboanga Peninsula, we look forward to that day that you mentioned that we will be able to bring back again this country to its former levels. Siniguro naman ang Pangulo sa kanila na magpapatuloy ang pagtulong ng national government sa kanila. Maliban sa nasabing mga probinsya ay maglilibot pa ang Pangulo sa ibang probinsya upang makita at mabigyan din ng tulong ang mga naapektuhan ng El Nino. Regine Lanuza, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.